Hello mga kahuan! It's another day and another life! So for today's video mga kahuan ay ipapakita ko nga po sa inyo kung ano yung ginagawa ng isang online seller. Yes po, sa video pong ito ay katatapos ko lang mag-live dyan. Matagal na po itong video na ito sa cellphone ko pero never ko siyang dinelete dahil ito yung ginagawa kong inspirasyon at motivasyon para sa aking sarili. Iniisip ko, pag nakikita ko yung video na ito ay naalala ko kung paano ako nagsimula, kung bakit ako nagsimula ng isang small business at bakit ako lumalaban, para kanino at para saan. So, sana maging inspirasyon to sa'yo at sana tapusin mo hanggang dulo. Okay, so sa mga puntong ito ay tinitiklop ko na nga isa-isa yung mga items na hindi nabili. Sinosort out ko yung mga items na pwede ko lang ibenta ng 30 pesos to 50, 70 pesos to 100, 100 to 150, 150 to 200, at yung pinakamahal nga po na naibenta natin ay from 200 to 500 pesos. Hanggat maaari, hindi ko tinataasan yung presyo ng paninda ko. Kasi gusto ko lahat magkaroon and gusto ko lahat makabili ng panindang meron ako. So, sa video nga pong ito, ikukwento ko sa inyo kung paano ako nagsimula, kailan at bakit. Naisip ko kasi na hindi habang buhay meron akong trabaho, kaya kailangan magkaroon ako ng ibang pagkakakitaan para meron akong ibang source of income. At bago ko nga po pinasok ang mundo ng ukay, ay pinag-isipan ko munang mabuti at inihanda ko ang aking sarili para sa mga negatibong pananaw, negatibong bagay at negatibong salita na pwede kong marinig mula sa iba't ibang uri ng tao. Dahil alam naman natin na dito sa mundong ginagalawa natin ay meron tayong isang mapanghusgang lipunan. Nakakalungkot isipin na kung ano yung estado mo sa buhay ay ganun din yung respetong matatanggap mo mula sa kanila. Pero sabi ko, okay lang, tuloy ang laban. Kaya naman kahit nalugi ako dun sa unang bulto na binili ko, ay hindi ako nahinto at hindi rin ako nalungkot dahil alam ko na kung kaya nila ay kaya ko rin. O diba? Ganun dapat. Kasi walang magmamotivate sa sarili mo kung hindi ikaw. Sino iniintay mo magmamotivate sa'yo, yung kapitbahay nyo? O di kaya naman yung katrabaho mo? O di kaya naman yung makakasalubong mo sa kanto. Walang ganoon. Ikaw at ikaw pa rin ang magmomotivate sa sarili mo dahil ikaw ang gagawa ng hakbang para matupad yung mga pinapangarap mo sa buhay. Tama mali. Tama naman di ba? Pero kung may ibang opinion ka, irerespeto kita. At kung may iba kang opinion, pwede mong ilagay sa comment section. At eto na nga mga kahuan. So, pagkatapos kong manood ng live selling sa Facebook, sa Shopee, sa TikTok, sa Lazada, at sa kung ano-ano pang platform, ay nakakuha nga ako ng idea kung paano ba sila nagbebenta ng mga items. Bakit ang daming nagmamine? Bakit ang daming nag-uunahan? Bakit ang daming inaiinganyo na bumili? Ano ba yung ginagawa nila? So, ang ginawa ko, in-apply ko isa-isa. Medyo, sa una, meron kang isa, dalawang buyer, hanggang sa naging tatlo. Natuwa na ako na naging lima, naging sampo. Wow, naging labing walo. Yun yung pinakamasayang part ng buhay ko. Yung nakabenta ko ng 18 items sa Facebook Live. At nakatanggap din ako ng kung ano-anong pambobordagol sa live na yon. Pero okay lang, nakikijibe na lang ako. Nakikisabay na lang ako para naman kahit papaano ay sumaya naman yung live ko. O diba, ganun lang. Sakayan mo lang yung trip nila. Ganun pala dapat. Pero take note, hindi lahat ng live ay masaya. Meron ding live na malungkot. Merong talagang live na napakatumal. As in, ginawa mo ng lahat, nakatawa ka naman, nakangiti ka naman, lahat na lang pinlex mo pero wala pa rin bumibili. Pero hindi ibig sabihin noon ay dapat mo na siyang sukuan. Dapat gawin mo yung motivasyon para patuloy ka pa rin lumalaban. So, October 2022, naisip ko na lumipat ng ibang platform. Lumipat ako from Facebook to Shopee. So, doon nagsimula yung journey ko ng mga orders. At doon ako tinapik ni Lord. Doon ko naramdaman na lahat ng paghihirap ko, lahat ng puyat ko, lahat ng pagod ko, dahil naniniwala ako sa Kanya at kumakapit ako sa Kanya, binigay niya sa akin yung bagay na hindi ko ina-expect. Doon nagsimula yung journey ko na ang dami na ng buyers, ang dami ng umorder hanggang sa merong isang buyer
na organizer ng isang charity event na bumili sa akin ng 40 items. And then the following day, nag-reach out na lang ako bilang kabayaran dun sa kabutihang ipinakita niya sa akin, dinonate ko yung mga natirang items. At sobrang salamat ko dahil, sobrang pasalamat ko sa kanya dahil parang siya yung naging instrumento ni Lord na para magpatuloy lang ako. Huwag akong mahihiya, huwag akong hihinto, at bigay ko lang yung best ko palagi. Hanggang sa pinasok ko na din ang pagla-live sa TikTok. At nakakatuwang isipin at nakakatuwang malaman or i-share sa inyo na nakapagpaubos na rin ako sa wakas ng items sa TikTok Live. Masasabi kong sold out na tayo, mga kahuan! Last item na to, mind free! 1, 2, 3, go! Ganon! Sobrang saya. At yung nakikita nyo sa picture na yan, yan yung mga oras na as in, walang natira dun sa paninda ko. At sa buong live na yon, yung puhunan kong 6,000 ay umabot ng hanggang 14,897 pesos. Sobrang saya, mga kahuan. Bakit may putal? Kasi mayroong fee kay TikTok. Pero maliit lang. Hindi kagaya sa ibang platform na sobrang laki ng fee na makukuha sa'yo. At hindi ko ginagawa ang video na ito para ipagyabang sa'yo. Kung hindi, ginagawa ko ang video na ito para maging isang motivasyon o maging isang inspirasyon para sa katulad mo o katulad ko na nangangarap magkaroon ng sariling negosyo na balang araw, hindi na tayo magiging empleyado na balang araw. Hawak na natin yung oras natin at balang araw, mas marami na tayong panahon para sa pamilya natin at sa sarili natin. Balang araw, tayo na ang boss ng sarili nating negosyo. Sino ba naman ang ayaw, di ba? Siyempre, lahat tayo gustong umasenso. Sa ngayon, hindi na lang jacket yung ibinibenta ko. Nagtuto na rin akong magbenta ng mga pre-loved na t-shirts at pre-loved na polo shirts. Marami rin kasing naghahanap nun, kaya sabi ko, bakit naman hindi? Bakit naman ipagdadamot natin sa mga buyers natin kung may pagkukuha na naman tayong supplier na mura lang nating makukuha pero mura din lang nating maiibenta. Kaya para sa lahat ng buyers ko na tumatangkilik ng pre-loved items na binibenta ko, ang video na ito ay isang pasasalamat mula sa live seller nyo, at ito ang inyong kahuan. So, para sa iyo na nangangarap na magkaroon ng small business, kahit ano pa man yan, ay huwag mo sanang susukuan ang pangarap na yon. At kagaya nga ng sinasabi ko palagi, ikaw ang gagawa ng hakbang para isakatuparan ang minimiti mong tagumpay. At lagi mo ring tandaan na in year 1, they laugh at you. But in year 5, they ask you, how did you do? Hanggang dito na lang, mga kahuan, at paalam!